me adoptes para que sea tu hijo, porque aquí no hay fila, quiero ir ahí para ir a estudiar. Voy a Raúl, cuando vas a ir en Filipinas, quiero que me lleves ahí para que me adoptes, para que sea tu hijo, porque aquí no hay visa, quiero ir ahí para ir a estudiar. So, yun po mga amigo, kumusta na po kayo? Nandito pa rin po kami sa may, nandito pa rin po kami sa may Torre. Ayun, sabi ni Wesley nga sa Wesley, kasi nagsabi na ako sa kanila, actually abang kumakain po kami, napag-usapan namin yung sabi ko, baka hindi ko alam hanggang kailan ako dito sa Equatorial Guinea, sabi ko. Kinamusta ko na ba kayo? Kumusta po mga amigo, andito pa po rin po tayo, at eto, tagagas kami hindi nakita ni Juana at ni Wesley, so mahaba-habang kwentuhan po ang nangyari. And then, yun nga ang sabi ni Wesley, na kapag daumi ako ng Pilipinas, ay baka pwede ko siyang ampunin. Ako siya na lang daw, ako daw ang tumayong tatay niya. And then, nagulat ako eh. Kasi abang nagkukwentuhan kaming tatlo nila Juana, bigla niya sinabi yun. Makita niyo naman nung nakita kami ni Wesley, talagang umiyak siya. Kala daw niya, hindi na ako babalik dito sa Equatorial Guinea. Nakakatuwa lang din dahil ngayon nung kumain kami dito, busog ang lahat. Halos walang natira sa pagkain, ang natira juice, ayan. At ang tiya nyo, ang tiya waka-waka nyo, ayan, kita nyo. Malungkot. Masakit ang ngipin na blam, masakit. Masakit ang ipin. Ang ipin. Oh, masakit ang ipin niya, no? Ni Juana, sabi niya, Ruel, masakit yung ipin ko, sabi niya. Paparang di sa sakit ipin mo, yung yellow, pinapangal mo. Masakit yung ipin niya. Pero maraming kaming nakain. Sobrang sarap din kasi ng pagkain dito, lalo na yung salad. Yung kanilang ensalada. So habang nagkukwento-kwentuhan po kami mga amigo, ay sabi ko kay Juana at Wesley, hindi ko alam po hanggang kailan ako dito sa Equatorial Guinea. Sabi ko ganoon, possible ka ako kapag kinuwento ko. Kwento-kwento kasi kami about sa nangyari sa Pilipinas. Sabi ko kasama ko si Chamame, kasama kay maraming ginawa doon. So sabi ko kay Wesley sa kay Juana na pagka umuwi ako ng Pilipinas, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik dito. At ang sabi ko baka kasama ko yung mga bata, sabi niya nun. Kahit dati pa mga amigo ay alam niyo naman, kahit kayo alam niyo na gustong-gusto niyo si Wesley. Pero hindi ko alam yung isasagot ko nang tinanong sa akin ni Wesley yun. Ang sabi ko lang ay hindi ko alam. Sinasabi ko, hindi ko alam. Kasi kahit kayo, di ba, alam niyo naman na hindi ganun kadali. Kaya sabi ko, hindi ko alam kasi ibang nationality mo, tsaka ibang bansa ito, hindi ko alam kung papaano, sabi ko sa kanyang ganun. Siyempre, sino ba na may ayaw na isang bata na kagaya ni Wesley, napakabait sa kanyang kapatid na lagi nag-aalaga, tanggihan yung ganung klaseng alok na i-adaptulo siya. Ang sabi niya, para daw makapag-araw dun daw siya sa Pilipinas na ganun. Wala. Hindi ko alam kung anong pagdating sa ganyan kasi kayo naman ang, kayo, alam nyo na sigurado marami kayong i-comment about dito. About sa gusto ni Wesley na makapunta ng Pilipinas. Juana, in serio, Wesley ha dicho, él quiere ir mi país, sí, para sí. Yo coger él,
si tuli ko kaya tulandok ka como su papá. Pero él tiene bautismo. Aún no. ¿No? ¿Qué papel él tiene? Bueno, casi no tiene papel. ¿Solo es la escuela? La escuela, sí. Ah, solo es la escuela. Sí, pero cuando tú le quieres llevar, cuando él quiere ir contigo, lo podemos hacer esto de bautizo aquí en la iglesia. ¿Ah, sí? Los salesianos, sí. ¿Después? Después me lo das. Él ha puesto mi... Tu nombre. A su padre. Sí. Porque aquí es muy difícil. Cuando tú coger Wesley para ir allí en tu país, su vida va a estar mejor que aquí. Sí, yo no sé, pero no sé. Hasta ahora yo no sé, ¿no? Porque Joana, yo no pedí promesa. Yo no sé, porque yo no sé esto. A país. Yo no sé este país. Primera, no, yo no quiero problema, porque cuando tú poner a Wesley de nombre, legal esto o no? Sí, legal. Tú vas a ser como si es posible, ¿no? Como él dice que quiere ir, yo también quiero. Como tú le vas a adoptar, tú vas a ser su papá legal. Legal. Pero aquí hay abogado para hacer esto, para legal, todos. Sí. ¿De documento? Sí, hay. ¿Quién va a ser de abogado aquí? No ¿Cómo sé. ¿Cómo abogado? No, ¿por no. qué para legal todos? Legal de papel. Sí, lo vamos a hacer aquí. Yo cogí antes en la iglesia ahí de bautizo. Yo le llevo donde se firma, como tú dices, el abogado. Tu nombre legal va a ser... Todo legal. Sí, que es tu hijo. Todo es posible que es para ti, tu hijo. Sabi ni Joana sa akin, ayusin daw yung papel. Kung gusto ko daw, sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko pa kasi hindi ako pwede mag-decision basta-basta. At hindi ko naman din paalam yung mga mangyayari, sabi ko sa kanya ganun. Ang gusto ni Joana, aayusin dito yung papel ko, anong pwede, basta legal lahat. Yun ang sabi niya. O sino ba naman kasi ang ayaw na kunin si Wesley o bigyan na magandang buhay yung bata na to at pag-aralin sa Pilipinas? O nakaka-touch lang din kasi sinabi niya na gusto kitang maging tatay, sabi niya sa akin. Nung nakita niya ako, talagang yakap niya sa akin. Siyempre, ang lagi nating iisipin dyan yung dapat laging legal. Hindi yung po pwede na sasabihin niya na wala pa raw birth certificate si Wesley. Sabi niya ganun. Pero totoo naman, wala. Madalas mga bata rito, wala naman mga birth certificate. Kahit yung kay Marisol, si Maria, wala mga birth certificate yung mga yun. So, dito hindi masyadong uso yung mga ganun. Kahit yung basta about sa yung ID nga, di ba? Ngayon lang nagkaroon ng ID si Chiamami kung hindi pa kumuha ng passport. Joana, papa de Wesley, tu tiene numero con él? Nada. No, ¿cuánto años no ha visto su papá? Hace, le ha dejado cuando tenía un año. ¡Ay, un año! Sí. ¿Mucho tiempo? Mucho. Casi 12 años. Hasta... Como él ya tiene 13 años. Ahora hace 12 años. 12 años. Sí. 12 años sin... Sin nada. Sin llamar. Sin llamar, sin nada. Pero Wesley avisa a su papá. Esa edad, tu papá le ha dejado así. Ah, con el bebé. Como bebé, así, uh-huh. Así le ha dejado. Como ella. ¿Tú no tienes foto? De Facebook. También de Facebook no hay. No sé. No sé, su Facebook. Ajá. Uh-huh. Pero no pero su papá saber esto niño, Wesley niño. Sí. Saber. Sí. Problema Joana, ¿no? Cuando Wesley quiere para hacer para yo papá de Wesley
para mí no hay problema. Quiero también, pero mejor todo legal, ¿no? No hay problema. Yo misma voy a hacer todo lo que él hace, todo su papel legal a tu nombre, que tú eres su papá legal. Sí. Wesley, ¿tú quieres ir a mi país? Sí. Pero tú no volver más aquí. ¿Ah? ¿No volver más aquí? Solo si yo vengo a mirar a mis hermanitos y a mi mamá. Ah, sí. So, ayun, kadalasan naman dito ganyan eh. Alam niyo po karamihan dito, marami po ang nagpupunta sa Spain, sa ibang sa part dito sa mga sa part ng Europe na kadalasan sa Spain 'yan. Sa Espanya, marami nagpupunta ron para doon mag-aral yung mga Guineano. Napakadali po nilang kumuha ng bisado o visa. Maraming nag-aaral sa labas ng bansa kumpara dito. So, hindi na lang ako magtataka, kaya kumbaga kahit si Joanna, kahit gusto niya na kunin ko si Wesley. Ngunit sabi ko nga kay Wesley, tsaka kay Joanna, hindi ganoon kadali ang magdesisyon. Dahil ang pagdesisyon na ito ay hindi lang dapat ako magdesisyon. Siyempre, pamilya ko, ganoon din po mga amigo. Kaya sabi ko kay Joanna, sa ngayon, hindi ko kayang iano yan. Hindi ko masasagot. Gusto ko pero dahil ibang bansa ito, ay napakahirap. Mahirap na magdesisyon ako. Ayoko na maraming pagkakataon na nagkamali ako na lagi ako umuoo, lagi ako nagdedesisyon. Pero this time, dapat lahat ng mga gagawin o sasabihin ko magawa o matupad. Kasi di ba ilang beses na rin sa dati, di ba doon, sa kilala niyo naman. Pero at the end, sa huli, nagkakaroon ng problema. Kaya sabi ko, gusto kita, Wesley. Kung gusto mo akong maging tatay, sige, pwede mo akong itatay dito sa Equatorial Guinea. Pero yung pumunta ka sa Pilipinas at ituturo kita na parang anak at adapt kita, malaking ano yun, responsibilidad at desisyon na dapat pag-isipan, hindi basta-basta oo lang ako. So yun po mga amigo, medyo na ano lang ako ngayon dahil nagulat ako sa sinabi ni Wesley na gusto niya akong maging tatay na i-adapt ko po siya. So, nakakatuwa dahil nagugustuhan tayo ng mga tao dito. Pero, ang dapat pakaisipang mabuti at huwag mag-desisyon basta-basta. So, yun po mga amigo. Nag-enjoy ako sa araw na to kasama si Waka Waka Girl. Pero, ayan, antay ko kaya yung mga comment nyo kung ano po ang maganda gawin. Pero, salamat po sa pag-support at panonood nyo sa aking video araw-araw. Mabuhay po kayo mga kababayan ko. God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.